Let's continue to stay in the presence of our Lord. May I request everyone to please stand. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of 1 Peter. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Sa aklat po ng unang Pedro, unang kapitulo, may talatang 5 hanggang 8. Sabi po ng amen yung nakasumpong. Pakinggan po natin sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa apoy sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Amen. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito ay masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito ay pinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Hallelujah! Hallelujah! Matagal na pong pinagpala salita ng Diyos at pagkabasa nito. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga po tayong lahat, mga kapatid, ay nasa kamay ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, no one can pluck you out in my hands, in the hands of the Lord. Walang sino man ang makakaagaw sa iyo. Hallelujah! I-claim mo yan, kapatid. I-claim mo yan. Hallelujah! Hallelujah! Upon hearing the message of this song, the Lord is asking, what is your response? Hallelujah! So secure, you're here with me. Stay the same. You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong, you'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong, you'll never let me go. You give your life, hallelujah. You give your life, amen.
set me free. You set me free. And show the way. Now I am found so close, I believe. You're holding me now in your hands, I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands, I belong. You'll never let me go. Once again, you gave your life. You gave your life. And your love, you've set me free. You've set me free. And show the way. And show the way. Now I am found so close. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're holding me now. I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands, I belong. You'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't take. Years, you showed me more of you, more of you. Through the years, hallelujah. Through the years, you were beside me, even when I couldn't take. Through the years, you showed me more of you, more of you. Oh, so close, I believe. You're holding me now in your hands, I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands, I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never, Lord. You'll never let me go. Jesus, there's none like you, Lord. Hallelujah. You deserve all the glory, honor, and praises, Lord. Hallelujah. Maparangalan ka, Panginoon. Hallelujah. Sa araw na ito, Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Bago po tayo magpatuloy sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, nais ko pong basahin sa inyo yung 1 Chronicles chapter 16. Sabi doon, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nation what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Gusto ko babalikan po natin yung 10. Hallelujah, hallelujah. Sabi ron, glory in His holy name, let the heart of those who seek the Lord rejoice. Amen. Hallelujah. Let's give praise and worship to the living God. Hallelujah. This is the day of celebration. Hallelujah. This is the day of celebration. Amen. This is the day to rejoice. The Lord our God is our deliverer.
So let's just praise His name. One more time. This is the day. This is the day of celebrate. Hallelujah. This is the day to rejoice. The Lord our God. The Lord our God is a deliverer. So let's just praise His name. Hallelujah. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. One more time. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. This is the day. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Hallelujah! The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. For the last time, this is the day. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord, it is Almighty God. For the Lord! For the Lord is Almighty God. How good is it? How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. Oh, we give thanks unto our Savior. And with a heart of gratitude, we give Him praise. Hallelujah! His mercy shall endure forever, and I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, finding out their word. It is good to bless His holy. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. Oh, we give thanks unto our Savior. And with a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will.
worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. Hallelujah. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. I'm gonna bless His name. Amen. I'm gonna bless His name. Hallelujah. I'm gonna bless His name. Hallelujah. We're going to bless Your name, oh God. Hallelujah. This is our response, Lord, to Your goodness and Your mercy and Your grace. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want to read 1 Chronicles chapter 16, verse 11. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. Hallelujah, hallelujah. Sa Diyos lang tayo kukuha ng lakas, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All of those verses, it's all about the response. It's not just about singing. It is about your response. Ano ang response mo, kapatid, upon hearing the message of God? Hallelujah, 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 hallelujah. We are not just singing, we are worshiping. Hallelujah, hallelujah. Let us enthrone Jesus. Let us enthrone Jesus. Hallelujah. There is none like You, Lord. Hallelujah. Jesus, we enthrone You. We proclaim You are King, standing in the midst of us. We raise You up with our praise. Jesus, we enthrone We proclaim You are King, standing here in the midst of us. We raise You up with our praise, and as we worship, build Your throne. And as we worship, worship, build Your throne. And as we worship, build Your throne. Come, Lord Jesus, and take Your place. And as we worship, and as we worship, build Your throne. Hallelujah. And as we worship, build Your throne. And as we worship, build Your throne. Come, Lord Jesus, and take for the last time. And as we worship, and as we worship, build Jesus. And as we worship, build Your throne. Hallelujah. Worship Your throne. Come, Lord Jesus, and take Your place. Come, Lord Jesus, and take Your place. Come, Lord Jesus, and take Your place. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth
let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever, I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Reach out to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your wonderful name. I sing for joy at the word of your name. To the promise I have. Reach out to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your wonderful name. Of your forever, I love you, Lord. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. In you. Hallelujah! By the roadway in the wilderness, He sees me. Rivers in the desert will I see. Hallelujah! Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. By the roadway, by the roadway in the wilderness, He leads me. Jesus! Rivers in the desert will I see. Hallelujah! Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. Way when there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make by the road in the wilderness, He sees me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today.
sees me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. When there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Hallelujah. Panghawakan mo yan, kapatid. Hallelujah. He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Hallelujah. What is your response, kapatid? Hallelujah. God can make a way when there seems to be no way. Hallelujah. We worship you, Heavenly Father. There is none like you. There is none like you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Heavenly Father, Lord, we thank you and we praise you, O God, for everything you've done, O God. Thank you, O God, for always making a way. Yes, Father. Panginoon, sa bawat, Panginoon, Lord God, na aming nararanasan. Lord, you are our Redeemer. You are our refuge, O God. Hallelujah. You are our Savior. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy, Lord, dalangin po namin ang patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. And Lord, we ask for the presence of your Holy Spirit, Panginoon, Lord God, sa lugar na ito. Huwag mo lampasan ang bawat isa na narito, Lord Jesus. And Lord, patuloy dalangin namin, Panginoon, Lord God, that let your word, O God, be uttered this morning, O God. Aming mga pangangailangan, spiritual, Lord God, patuloy mo abutin, Ama. Na patuloy, Lord, let your peace, love, and joy, Panginoon, ang patuloy mangibabaw sa buhay ng bawat isa, Ama. Kaya din, Panginoon, sa mga kapatid namin, wala sa lugar na ito, patuloy, Lord, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Ama. And patuloy, Lord, sa umagang ito, Lord, we declare the victory right now in the name of the Lord Jesus Christ. We rebuke any works of the enemy in this place. Hallelujah. Patuloy, Lord, ang iyong presensya na lamang ang matitira sa lugar na ito, Lord God. Ang iyong mga laksa-laksang anghel, ang iyong banal na spirito, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord, dalangin namin na patuloy, Lord, ibuksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa iyong mga salita, Ama. Patuloy, Lord, maging isang matabang lupa ang aming mga puso. Na patuloy, Lord, let this word, O God, manifest in our lives, O God. Ama, marami pong salamat, O God. Truly, Lord Jesus, you deserve the highest praise, the glory, the honor, and the power. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo. Apo, batiin nyo po muna yung mga katabi. Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, are you doing good? Amen. Hallelujah. So, basahin po natin ang 2 Peter chapter 1 verse 1 to 5 po, basahin po natin para hanggang doon sa pagbati ni Apostle Peter. So sabi doon, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like a precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord. And as divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by the glory and the virtue, by which have been given us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. But also
For this very reason, giving all diligence, add to your faith goodness, and to your goodness knowledge. Amen. Matagal na pong pinagpala ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito is about doon, actually hindi po natin matatakal yung, kung babasahin po natin to hanggang doon sa verse 7, sabi doon, to the knowledge, self-control, and to self-control, perseverance. To perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness is love. Magkaaroon po tayo ng series sa pagtakil ng mga bawat attributes na ito na dapat makita sa isang Kristiyano. Actually, this verse, this very passage, sinulat ito ni Apostle Peter para sa mga Christian, directly for Christian. Kumbaga, hindi sinasabi ni Apostle Paul sa passage na ito na ito dapat ang taglayin mo. Kung tunay kang nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ito dapat yung mga na idadagdag pa sa pananampalatayang meron ka. The evidence that you have the genuine faith with the Lord Jesus Christ is these attributes. Amen? And ang ating pag-aaralan sa umagang ito is about goodness. Amen? Hallelujah. Sabi doon, take note of this, that these very verse that Peter wrote are directly addressed to Christians. A person that are truly been saved, being justified by faith through grace, and regenerated by the Holy Spirit, born of the Holy Spirit, or born again. Amen? Hallelujah. Sabi doon, actually, these verses is about examination of your faith. If you truly have faith with Him. What does it mean when we say goodness? Amen. Hallelujah. Ano nga ba talaga, bro, pwede mong i-pass yung verse na yun sa Tagalog. Amen. Sabi doon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng goodness? Amen. Dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Amen. At ang inyong kabutihan ay ang kaalaman. Amen. Pero doon po tayo magpapokus sa word na kabutihan. So ano ba ang ibig sabihin ng kabutihan? When you have a goodness in your heart, in your life, anong ibig sabihin ba nun? Amen? Kasi in the standard of the world, maaari kung makagawa ka ng isang mabuting bagay, pwede ka nang sabihin mabuti. Amen? But in the standard of God, hindi po yun yung qualification for you to be, para masabi na ikaw ay isang mabuting tao. Amen? Hallelujah. Kaya di ba sinasabi ni, may isang lumapit sa ating Panginoong Jesus, sinabi, guro, mabuting guro, sabi niya, mabuting guro, ang sabi ni Jesus Christ. Why do you call me good? There's one who is good, and that is God. Amen? Kung patutungkulan po natin ang standard ng kabutihan na binabanggit dito ni Apostle Paul, kailangan yung standard na yun is the standard of goodness of God. Amen? And as we become a born again, sabi doon, pinanganak tayo sa Espiritu. Amen? Ibig sabihin nun, yung attributes ng Diyos na goodness ay dapat maidadagdag sa atin. Amen? Kumbaga parang, ano yan eh, nagkaanak ka. Dapat, kahit paano, kamukha mo yung anak mo. Amen? Or kahit paano, may traits mo na nakuha yung anak mo. Amen? Madalas nga namin biruan ng aking misis pag tinatanong, kunyari, katuloy si Pau Pau, sino kamukha ni Pau Pau? Or ano, yung mga ganong tanungan. So, madalas kong binibiro ang aking may bahay na ang nakuha lang sa kanya ay middle initial ni Pau Pau. So, same with us. If we are truly been born again, there must be attributes na patungkol sa attributes and character of our God na mayroon tayo. And that is goodness. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo, are you doing good? Let us check ourselves today kung tayo nga ba if we have these traits of goodness. Amen. Ang topic po today is the three evidence
or three evidences of goodness in your life. Amen? Hallelujah. Kasi sinabi doon, actually, may warning si Paul sa baba eh. Si Peter. Ang sabi niya doon, pag wala ito, it means, pag wala yung mga attributes nito, it means that your election is not sure. Ibig sabihin, ang iyong kaligtasan ay hindi sigurado. You have no assurance of salvation pag wala kayo nito. Parang sinasabi ni Paul, you have the assurance of salvation if you have these traits. Ayun ang sinasabi ni Paul. Ni Apostle Peter. So dapat meron tayo nito. Amen? Unang-una po, hindi na po tayo makapagpatagal. Sabi doon, number one, doing good things out of a good heart. Amen? Nagagawa mo ang isang mabuting bagay dahil meron kang mabuting puso. Amen? Hallelujah. Actually, kung titignan po natin sa Bible, noong pinanganak ka, masasabi mo bang may mabuti kang puso? Amen? Wala. Amen? Sinabi yun. Sinabi mismo ni David sa Psalms 51. Sabi niya doon, ipinanganak ako. I was conceived by sin. And in my mother conceived, in my birth, sabi doon, sabi niya, mas maganda kung i-flash natin yung 51. Hallelujah. Sabi doon ni sige nga bro, i-flash mo yung 51 verse 1. Sige pa, baba mo pa. Sige pa. Up, ataas mo, yung verse 3. Sige pa, baba pa. Sige pa. Amen. Sabi doon, ako'y masama na buhat ng isinilang. Makasalanang na ako'y niluwal. Amen. Hallelujah. Kaya nga, di ba, kung babasahin po natin sa Book of Ezekiel, sabi doon, yung may pangako dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, may pangako ang ating Diyos. Sabi doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Sabi doon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Amen? Ibig sabihin pala, sabi mo sa katabi mo, dati pala kapatid, merong kang pusong bato. Amen? Sabi doon, nagagawa, ang tunay na evidence that you have goodness is nagagawa mo yung isang bagay na mabuti because out of a good heart. And that good heart was given by God. Sabi doon, when you become a born again, sabi niya doon, papalitan niya yung puso mo. Yung bato mong puso na dating hindi nagre-response patungkol sa character and traits or patungkol sa lahat ng bahagi ng Diyos. Kaya dati, di ba, pag pinag-uusapan ng Diyos, wala kang, kumbaga, out of place ka o hindi ka makarelate. But because God had given you a new heart and a new spirit and that new heart connects you with God. Amen? Sabi doon, true goodness comes forth from a good heart. Amen? A heart that is being regenerated by the Spirit of God. A heart of stone that became flesh. Yung flesh po dito, kasi pag pinagtutungkulan sa Bible, ang flesh, negative. Yung madalas negative. Pero dito, when it comes dito sa very context ng verse na ito, ang pinatutungkulan dito, kasi pag flesh kasi may stimuli yan eh. Pag pinalo ka, ito flesh. Nag-response na masakit, di ba? Pero kung bato yan, kahit pukpukin mo yan, kahit anong gawin mo, hindi magkakaroon ng stimuli sa nerve mo na magsisignal na may nararamdaman ka. Ngayon, dati bato ka at wala kang nararamdaman patungkol sa Diyos. Ngayon, you have a divine stimuli because God has given you a new heart, a heart of flesh. Amen? Sabi doon, it is supernatural work of salvation of God
that a man had been born again, and take out his heart of stone and heart that is dead, and heart that cannot hear God, a heart that cannot respond to God. Yun yung tinanggal sa'yo. Amen? Kaya dati hindi ka nakaka-respond sa tawag ng Diyos kasi may puso kang bato. Amen? The evidence that you have goodness in your heart is that you're doing good because you have a good heart that's given by God. Amen? And by the power of the Holy Spirit hovering into man, that God changed him from a heart of stone to the heart of flesh that is living, that can respond to God. Amen. Hallelujah. Ang tanong, are you truly responding to God? Kasi kung hindi ka nag-respond sa Diyos, ibig sabihin, hindi pa rin napapalitan ang puso mong bato. Amen? Maaring na ano lang, napilitan lang na pumunta sa church. Amen? Hallelujah. Kailangan eh. Kasi kasama ko sa primary. Amen? Hallelujah. Kung ganun, kung hindi talaga ito out of goodness of heart yung pagpunta mo dito, it is evidence na hindi pa nababago ang puso mo. Amen? And it is evidence that you don't have goodness. Amen? Sabi doon, goodness is not just about doing or doing good things. If goodness is just about doing good deeds, almost everyone would have been considered as a good person. Amen? Kasi kahit sinong tanong mong tao, kahit kriminal or kahit sino pang makasalanan, amen, may nagawang mabuting bagay yan. Amen? Hallelujah. Kung ba, merong part yan na mabuti. Pero hindi yun yung standard ng Diyos. And when it comes to goodness, goodness is overlaps kindness in much of its meaning. Amen? Iba yung kindness, ano sa Tagalog? Mabait? Amen, mabait. Iba yung mabait sa mabuti. Amen? Hallelujah. Sabi doon, you are good if you are bearing good fruits. Amen? Kasi ito yung sinabi ni ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7. Sabi niya doon, you will know them by their fruits. Amen? Sabi doon, kung babasahin niyo po yun yung simula ng narrow way. And narrow gate and a narrow way. Sabi doon, the evidence that you are in a narrow way, the evidence that you are saved, sabi doon, you will know them by their fruits. Sabi doon, a bad tree cannot bear a good fruit, and a good tree cannot bear a bad fruit. Amen? Sabi doon, kasi ito yung pinatutungkulan natin pang Jesus na pag ikaw ay binago na ng Diyos, it is impossible for you, amen, to have a bad fruit. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sa chapter 7 ng Matthew, verse 17 to 23. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. And a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit, cut down and thrown into the fire. Amen. Hallelujah. Therefore, by the fruits, you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say unto me in that day that the Lord, we have prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Ang ibig sabihin dito, kung ikaw ay mabuting puno, amen, dahil ginawa kang mabuting puno ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos, it is evident to your life dapat na namumunga ka ng mabuting bunga. Amen. The question is, amen, hallelujah, namumunga ka ba talaga? Amen. Hindi ko pinatutungkulan dito kung gaano kalaki yung network ng cell group mo. Amen. Yung tinutukoy na fruits dito is the fruit of the Holy Spirit. Amen. Sabi doon, kasi kung titignan mo, kung sasabihin natin, bro, ako sure ako na marami akong bunga kasi marami akong cell group member. Amen. Pero kung babasahin mo yung kontekstong ito, sabi doon,
sinabi noong mga kinekwestiyon na hindi kayo mabuting puno. Ang sabi nila, Lord, Lord. Sabi doon, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Amen? Kumbaga, kung titignan mo yung spiritualidad nito, nakakapag-prophesy sila, they can cast out demons. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, it is not about those ministry. Amen? Ang pinatutong ko lang bunga dito. So, let us look at three things that will help us to understand what it means to be good. Amen? God is the standard of goodness. How do we know if someone or something is good? What standard do we use to determine what is good? So, kailangan ang gamitin nating standard ay ang Diyos. Amen? Sabi doon, we go to the standard. Ayun nga, sabi sa Mark chapter 10, verse 18. And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. Amen. Hallelujah. Sabi doon, when you want to tell if you are good, do not compare yourself to your neighbor or compare yourself to the person next beside you. Amen? You compare yourself to God and to His Word. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon Jesus, if you believe in me, you search the Scripture. Amen? Kung yung kabutihan mo ba ay nasa standard ng Scripture. Sabi doon, God is the author and standard of goodness. It does not matter how good you are compared to me or to others. When people tell that they are better than people inside the church, they are just saying they are good enough to go to heaven without being born again and being a part of a church. Ibig sabihin, kaya nilang pumunta sa langit. Amen. In and out. Ganong kataas yung level ng kanilang kabutihan. When you say, amen, that you are good. When people tell that they are good. If you are going to be saved by yourself, you better ask yourself, am I better than God? Amen? Hallelujah. Because He is the gatekeeper. You may be better than me or to others, but it doesn't matter. If God is good, then to be good, you must be part of His family. And to be good, you must be partaker of His divine nature. E diba, kaya nga binanggit dito ni Apostle Paul, by which you have given exceedingly great and precious promise that through this, amen, sabi dun sa pamamagitan ng pananampalatayang yan, through this, you may be partakers of the divine nature. Amen. Hallelujah. You may be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Ibig sabihin, when you've been born again, you have a divine nature. Hindi na yung old nature yung kalikasan mo. May bago ka ng kalikasan and that's a divine nature. Amen. Hallelujah. Kaya nga 'di ba in pag nagkaroon ka ng palataya, when you speak, it becomes a reality. Because that's a divine nature of God. Remember how God created, amen, everything, the sun, the star, it is true word. It is true speaking. Kaya you have a divine nature. Kaya when you bless a person, they will be blessed. And be careful, because when you curse them, amen, it will happen also. Amen. Hallelujah. Because you have that divine nature and that divine responsibility. Amen. Hallelujah. Sabi doon, how do you know if you are good? Are you following God? Amen. Are you keeping His commandments? Amen. Sabi doon sa Matthew chapter 19, verse 16 to 17, now behold, one came and said to Him, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So He said to him, why do you call me good? No one is good but the one that is God. But if you want to enter in life, keep the commandments. Amen? Hallelujah. You are doing good if you are keeping His commandments.
not just a part of the Bible, o sabihin natin, sa Old Testament lang ako, kinikip ko yung commandments dito. Sa new lang ako, sa old, hindi ko na masyadong kinikip yan eh. Wala, forfeited na. Ema? Hallelujah. Sabi doon, Jesus said that keeping the commandment is obeying God. Kaya ito din yung sinabi doon sa uli, di ba? Sabi doon, lumayo kayo sa aking mapaggawa ng masama. Sila, ang mga papasok lamang is the one who does the will of my Father. Amen? Kasi dapat malinaw sa atin that these attributes is the evidence that you are saved. Ito yung ebidensya na ikay tunay na ligtas. Kasi mahirap magbase sa emosyon, ay feeling ko talaga, brother Pao eh. Save ako eh. Pero it doesn't manifest in your life. It will be a questionable. Sabi nga doon ni Apostle Peter, sabi doon, magiging your election will not be sure pag wala ito. Amen. Hallelujah. And sabi doon, a person who know him keep his commandment. Ang ibig sabihin sa Bible pag pinatungkulan yung word na know or knew, ibig sabihin noon ay isang intimate relationship. Amen? Kaya kung babasahin mo sa Genesis, Adam knew Eve. And isinilang si ganto, isinilang sa ganyan. Ibig sabihin, meron silang intimate. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ni Adam yung kanyang asawa at nakilala niya ulit. Ibig sabihin lang nun, meron silang intimate relationship. And sabi doon, a person who knew him, keep his commandment. A person who was born again, who was a relationship with him. Kaya madalas, di ba, sinasabi natin that it is not about a religion, it is about a relationship. Amen? Sabi doon, a person who have a true relationship, intimate with him, keep his commandment. He obey it no matter what. And it does not look to any loopholes around it. And it doesn't look for any excuses for it. Amen? Yung tunay, hallelujah, na mabuti, ay patuloy na isinasagawa niya, amen, ang salita ng Diyos. Ayun, sabi doon sa 1 John chapter 2, verse 3 to 5, now, by this we know that we know Him if we keep His commandments. He who says, I know Him, and does not keep His commandment, sabi doon ni Apostle John, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keep His word, truly love of God perfected him, by this we know that we are in Him. Amen. Actually, gustong-gusto ko itong Book of John, the First John, kasi it is a series of tests na ito yung mga attributes ng isang Kristiyano. Ibig sabihin, ito yung dapat taglayin ng isang Kristiyano. Ito yung dapat taglayin ng isang ligtas. Amen? We were created in Christ for good works. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Why did God save us? Did He send His Son to die for us so we could live a life indulgently? No. Because our purpose is a high purpose, a high calling, and to do good works. Amen. And that good works is out of a good heart. Amen. Sabi dun, God has a job for us to do. The job is to perform the good works that He has prepared for us. Amen? How much time we spend seeking His works versus seeking what we want to do? Amen? Hallelujah. Lagi ba, iniisip mo na mapulpil yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Or gusto mong mapulpil yung purpose mo sa sarili mo? Amen? Gusto kong yumaman ng yumaman. Amen. Ang gusto pala ni Lord, ipamigay mo yung yaman mo. Amen. Hallelujah. Sabi doon, one of the ways you grow in Christ is to work for Christ. Amen. Hallelujah. One of the evidence that you are maturing
this is that one of the ways you grow in Christ is to work for Christ. You will not find any fulfillment in life working and serving yourself. Amen. Hallelujah. Sabi doon, you will find fulfillment in Christ and His work. The one who uses evidence, evidence that you are doing good out of a good heart is you're using your talent for the purpose of the glory of God. Amen. Kung babasahin niyo po dun sa parable of talents, di ba? Binigyan, may tatlong binigyan. Amen. Binigyan ng lima, dalawa, at saka isa. Yung isa, tinago niya, di ba? Inukay. Amen. Nilagay. So, yung dalawa, talagang pinang trade. So, mas dumami. Amen. Now, the question is, yung talent nyo, amen, ginagamit nyo ba for the glory of God? Or, sa banyo nyo lang ginagamit? Amen. Hallelujah. Kami talaga gusto na mag-music ministry ni Ninong Vice eh. Amen. Kaso nga alam mo, hindi yun yung gusto ni Lord eh. Amen. Sabi doon, the one who uses his talents to glorify God is good. Amen. Kaya kapatid, kung ginagamit mo yan, yung talent mo, para sa glorya ng ating Diyos, you are doing good. Amen. You are doing good. In the parable of the talents, the one slave who was deemed wicked by the master was the one who did not use his talents for the glory of his master. Kaya ito yung sinabi niyang unfaithful servant. Amen. Hallelujah. And the other two were praised by using their talents for the master. Are you using your talent for the master? Amen. Kaya kung may talent ka sa pagganta, sa pagdugtog, gamitin mo yan. Amen. Para sa glory ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Malay mo, hindi pa lang na di-discover. Talagang magaling ka naman talaga kumanta. Amen. Hallelujah. Si Brother Angles ata, mag-aano na. Amen. So are you using your talents for the glory of God? Amen. Now, the first, yung una nating points is, are you doing good works out of a good heart? Amen. Hindi yung, parang ganito lang yan eh. Sabi nga ng ating Diyos, kung ginagawa niyo lang na mabuti ay yung mabuti sa inyo. Amen. Wala kayong mapapala. Amen. Pero kung ginagawa niyo nang mabuti ang hindi gumagawa ng mabuti sa inyo, or the one who cannot repay it, yun yung evidence that you are doing good. That's his goodness. Kasi you are not expecting for something in return. Amen. That is doing good. Amen. Kaya kung ang binibless mo lang, yung pamilya mo, eh ano yan, kumbaga, it is a natural standard, worldly standard yan. Where you, if you blessing your enemy, yan yung heavenly standard. Amen. Sabi nga sa Bible, sa Word of God, amen, sabi naman, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Pag pinapatakbo ka ng isang milya, dagdagan mo pa ng isa. Amen? Pag kinukuha yung polo mo, ibigay mo na pati yung, ano mo, yung coat. Amen? Hallelujah. So, yun yung evidence that you are doing good. And, the second point is, the evidence that you are doing good or you have a goodness in your life is you are separation from evil works. Amen? Yung pagiging mabuti pala, hindi lang patungkol sa paggawa ng mabuti. Ito'y pag-iwas din sa paggawa ng masama. Yung pala yung standard ng goodness. Amen? Kasi kung gumagawa ka man ng mabuti at gumagawa ka din ng masama, amen, hindi yung kabutihan. Hindi yung matatawag na kabutihan. Ang tawag doon, yin-yang. Amen? Hallelujah. Sabi doon, separation from evil works. Not only does goodness give through the excellent or distinguished and honorable, it is only includes the idea of uprightness of heart and life. Amen? Sabi doon, goodness is more than just a deeds. It is uprightness of life and heart. It is developed by the Spirit within you that you receive when you are immersed into Christ. Amen? Dati din, amen, kung i-compare mo yung buhay ngayon sa buhay mo dati, amen, yung paggawa ng masama, ano na lang sa iyo yun eh, kumbaga, ano eh, piece of cake na lang yan eh. Amen? But when you become a born again, amen,
It is a very hard thing. Kahit na sabihin natin an accidental mong nagawa. Amen? Amen? Actually, pag Christian ka, hindi aksidente yun eh. Amen? Intentional yun. Amen? Pero it is a hard thing. There's something inside your heart na nagkakaroon ng struggle and battle when you committed a sin. Amen? Sabi doon, pero kung hindi yun yung nararanasan mo at normal pa rin, walang effect kahit na gumawa. It is evidence that you don't have goodness in your heart because you don't have a good heart that is being generated by the Holy Spirit, given by God. Amen? Sabi doon, goodness is more than a deed. What does it mean? That goodness includes abstaining from every appearance of evil. Amen? Ibig sabihin, abstaining, hallelujah, pag-avoid, amen, sa lahat ng gawang masama. O should we say na hindi mo ina-avoid, sinasamahan mo pa. Amen? Hallelujah. That is not goodness. Sabi doon, the evidence that you're being born again, sabi doon, aalisin ka ng Diyos sa mga gawang masama. Kaya di ba kung babasahin mo din sa Ezekiel na yun, kaya favorite book ko ang Ezekiel, sabi doon, for I will take you from among the nation, gather you out of all countries and bring you into your own land. Amen? Then I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. Amen? I will cleanse you from all your filthiness and all your idols. Amen? Aalisin ka, sabi doon, you will be, tatanggalin ka sa mga makamundong bagay. And sabi doon, lilinisin ka niya. And sabi doon, aalisin niya lahat ng iyong karumihan at ang iyong lahat ng iyong mga idols. Amen? Lahat ng mas mataas or highest places na in-establish mo sa buhay niya, ay sa buhay mo, ay aalisin niya. Amen? That is the evidence that you are doing good. Actually, this verse dun sa Ezekiel is a wonderful illustration of true holiness. Kasi yung true holiness na yun, yung nagdadagdag talaga yun, ay yung Diyos, tinatanggal ka niya dun. Ngayon, pag tinanggal ka niya dun, dapat, no hard feelings. Kasi binigyan ka na nga niya ng bagong puso eh, na magre-respond sa dapat niyang gusto, sa gusto niya. Amen? Ngayon, pag tinatanggal ka niya, sa mga bagay na yun, ano bang nararamdaman mo? Amen? Are you, nagiging masaya ka ba o mas nalulungkot ka pag tinatanggal ka niya doon? When God truly saved a person, He began to work to pull them out of the world and to pull them out of the worldliness. Amen? Tatanggalin ka niya sa mga makabudong bagay at sa mga bagay na patungkol sa mundo, pull them out of the sin and bring them into Himself. The question is, God working in your life to get more and more worldliness out of you, or, and this drawing you more to Him, or opposite yung nangyayari. Na nasa church ka, hindi ko sinasabi na ito i-compare mo sa'yo, sa sarili mo ngayon na nandito. Kasi yung sarili mo nandito ngayon ay napakabuti. I want you to compare that person when you outside the church, when you are alone. Amen? When you are not with your cell group. Yun ang i-compare mo sa buhay mo at sa scripture. Kasi yun yung tunay mo talagang buhay. Amen? Hallelujah. When you are alone, what are you doing? Amen? When you are alone, when you spend your time most? Amen? Hallelujah. Baka pa na Facebook ka lang or TikTok. Amen? Ano pa ba yung mga ginagawa sa Facebook? Amen? Do you separate yourself from the world? Or do you separate yourself from the things of the world? Amen? Goodness is also about holiness. Amen? Sabi doon sa Hebrew, chapter 12, verse 14, follow peace with all men and holiness without which no man
shall see God. Amen. Sundin niyo ang kapayapaan at sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Amen. If you've truly been born again, if you are truly doing good, God will work in your life to make you holy. Amen. It is primarily work of God. Pero you must strive for holiness. Amen. Kasi binigyan ka na niya ng bagong puso. Amen. Sabi doon, holiness means to cut or to set apart or to separate. Amen. Are you separating yourself? Amen. Yung sinasabi ni Paul na, I discipline myself. Amen. Dinidisiplina ko yung sarili ko sa mga bagay. If you have addiction right now, hindi ko man kayo kilala or hindi ko kayo namomonitor 24/7, amen. If you have addiction right now, stop it. Amen. That is a separation. That is called striving for holiness. Amen. Sabi doon, when God save a person, he's cutting them off from the world or any form of evil. Amen. Ano ba ibig sabihin ng word sa Bible? Ang ibig sabihin ng word sa Bible, anything in this place or in this planet, idea, word, thoughts, and action that contradicts the will and the attributes of God, ang tawag doon, world or worldliness. Amen. Anything that contradicts, amen, sa Facebook lang, di ba? Ang daming vulgar na pinapakita na contradicting to the attributes and character of God. Amen. Hallelujah. Kaya huwag po tayong masyadong magbabad sa mga social media. Amen. Kung ma-avoid natin, ha, especially Facebook, amen, marami po talaga. Amen. Hallelujah. Pero marami ding dahilan. Hindi, bro, doon ako nag-share ng word. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanong, yes, maaaring nababasa nila yun, pero majority na nasa loob nun ay garbage. You're feeding your mind with garbage. And sabi dun, everything that opposes God, when God truly save a person, God cuts them out from the and separate them little by little, changing their lives, getting the worldliness out of their lives, and drawing them into himself. A person has truly been saved, truly been born again, has the desire to separate himself to any form of evil. A person na mayroong mabuting puso na ibinigay ng Diyos, sabi doon, it is his desire to separate himself from any evil works. Amen. Hindi siya nagpa-participate doon. Amen. Minsan, hindi natin na nag-guard, di ba? Minsan may mga jokes tayo na hindi appropriate para sa isang Kristiyano. Amen. Hindi natin nag-guard. Sabi nga doon sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi doon, do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will. Amen. Sabi doon, sa pangalawang verse, do not conform to the world. Huwag mong takbuin kung ano man yung tinatakbo ng mundong ito. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, huwag mong hayaan na mamold ka ng mundong ito. Do not be formed. From the root word ng conform is to form, or form is iporma ka. Amen? Maaari every Sunday you like a Christian, but in 6 days, hindi ka na mamukha talagang Kristiyano. Amen? Hallelujah. You're just a cleaner version of this world. Amen? Hallelujah. Sabi doon, the question is, are you striving for holiness? Amen? There are two aspects of holiness. Yung unang aspect is yung you separate from the world. You separate yourself from any evil works. And the second form of holiness is you not just separating yourself, but you are running towards Him. Amen. That's the true holiness. Amen. No, make no mistake, there can no friendship between God
and the world. And there can be no friendship between the believer and the world. Amen? That God will use this world, His word and the power of His Spirit to reveal to you what's wrong in this world and to draw you away from it. Amen? Kaya minsan, di ba, pag titingin ka sa social media, una akala mo okay lang, eh, no? Pero may bumubulong sa yung hindi mo dapat pinapanood yan. Ah. Amen? Hallelujah. Sabi doon, ang ibig sabihin ng world, sabi doon, anything that contradicts, amen, the character and attributes of God. Sabi sa 1 John, amen, 2 verse 15 to 17, amen, do not love the world, amen, or the things in the world. If anyone loves the world and the love of the Father is not in him, for all that is in the world, the lust of flesh, the lust of eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Amen? Hallelujah. Sabi dun, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ng nasa ng mga mata, at pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? Ang dami niyan sa Facebook. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi doon, but holiness is not about ceasing to do what is evil, but holiness is primarily running to God, to be devoted to God, to grow each day near, year after year in greater devotion to God. Amen? You cannot have both things. You cannot have God and world. Amen? Sinabi nga ni Apostle Paul, habi doon, huwag kayong makisama, amen, do not entangle in both parties. Sabi niya, kung ikaw ay Kristiyano, magstay ka doon, but do not offer your table to the demons. Amen? Sinabi ni Apostle Paul. Amen? Sabi doon, when you are saying more of you and God, and when you are saying, ito madalas ko narinig sa church, when you are saying more of you God and less of me, God also saying to you, if you want more of me, you separate from the world and all things of it. Amen? If you want a part of God, you want majority of God, unti-unti, mas lalo kang lumalapit sa Diyos. Amen? Yung isang illustration ng isang preacher, sabi niya doon, tinuturuan niya yung anak niya na maglakad. Yung anak niya nakakapit sa bangko. And that chair represent the world. Ang ginagawa niya para makapaglakad yung anak niya, ino-offer niya yung kamay niya. Pero hindi niya hinahaya ang both yung kamay niya at yung bangko hawak ng anak niya. Same with God. If you want God, if you want the company of your Father, you must, amen, avoid and separate to that world. Amen? Hallelujah. Kaya minsan, di ba, we are asking for the presence of God na bumaba. Amen? Pero we have that worldliness in ourselves, kaya hindi rin bumababa ang presensya. Amen? Hallelujah. Sabi doon, you cannot love God and love the things of the world. When you are saying, sabi doon, if God brought you out of the condemnation of sins, if He truly save you, if He truly justify you, the evidence of that is God will continue transforming you because every Christian is a great demonstration of God's power. Amen? Kung bakit yung kabutihan mo dapat mag-manifest, is this because yung goodness na yon is the great manifestation ng kanyang kapangyarihan. Amen? May mas makapangyarihan pa ba sa Diyos? Amen? Kung hindi ka kayang utusan ng Diyos, it is evidence that you are not being born again. Isipin mo na lang yung bawat bituin, bawat planeta, kinukumand niya. Sumusunod, no? Amen? Ang lalaki nun, no? Ikaw, late mo lang. Pero ikaw, pag kinukumand ka ng Lord, you're saying no. Amen? Sinasabi niya sa dagat, o hanggang dito ka lang. Ikaw, sabi ng magulang mo, dito ka lang sa bahay.
Amen. Pero hindi, lumalabas ka pa rin, eh, no? Amen. Hallelujah. The question is, since the day of your conversion, is there any evidence that God is working in your life to make you holy or to separate you from the world? Amen. Hallelujah. Do you have desire to grow in holiness and to grow in goodness? Meron ka ba talagang gantong desire? Amen. Hallelujah. Yes, you have may struggle. Merong struggle talaga, pero nandun yung desire mo. Amen. Na, Lord, ayoko na neto eh. Gusto ko na talaga i-give up eh. Diba? Amen. Pero kung wala kang ganong struggle or wala kang ganong battle, amen, na okay lang. Okay lang yan. Panoorin mo yan. Okay lang yan. Wala namang problema dyan eh. Amen. May problema ka pa ganon. Amen. If God truly save a person, is going to do it in a life of a person. The question is God doing these things to your life? Hallelujah. Amen. And sabi doon, sa pangatlo, and ito, dito na po ako magtatapos. Sabi doon, is imitating Christ and walking as He walks. It is the evidence of goodness in your life. Sabi doon, if you are imitating Christ and you are walking as He walks. Amen? Meron ka bang desire na ganito? Amen? Sinabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen? Sabi doon, walang standard ng goodness. O walang standard ng kabutihan kundi ang Diyos. Amen? And the image of God is in Christ. Ito yung image ng kabutihan. Now, the question is, are you following Christ? Are you living? Or hindi na ikaw yung nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay. Sabi sa Galatians, di ba? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ipinamumuhay ko ay yung binigay niyang buhay nung namamatay siya sa krus. Amen? Are you imitating Christ? Are you walking as He walks? Sabi doon, conformity to His image or to His likeness. Desire mo ba na maging ganito? Yung tipong sinampal, dinuraan. Amen? Hindi nag-react. Amen? Kaya naman niya padala yung isang snap of finger lang ng Panginoong Jesus noon. Pwedeng dumating yung laksa-laksang angel, di ba? Amen? Hallelujah. Sabi doon, your greatest desire is to walk where He walks. Amen? Hallelujah. Yung footprints in the sand, ang ibig sabihin kasi noon, yung kinarga ka na niya, eh, no? Amen. That pala yung footprints in the sand, ang ibig sabihin pala noon, hinahakbangan mo yung hinakbangan niya rin, eh, no? Amen. Hallelujah. Sabi doon, conforming to be like Him. Amen. Brother Paulo, napakataas namang standard niyan. Ito yung heavenly standard, eh. Amen. Hindi naman ipinangako ng ating Diyos na hindi magiging mahirap ang buhay. Pero sapat yung kanyang grasya para mangyari yung mga bagay na ito. Amen? Hallelujah. Kasi sa pamamagitan nga ng kanyang grasya, naligtas ka. The very impossible thing na mangyari ay nangyari. Naligtas ka, kapatid. Amen? And conforming to be like Him, we are called to imitate what is good and what is true. It, and that was rooted in Him. Sabi doon sa chapter 3 ng sa John 3 verse 1 to 11 chapter 1 verse 11, beloved, do not imitate evil but imitate good. Whoever does good from God is from God, and whoever does evil has not seen God. Doing good is something that God wants us to do. Ito yung conforming sa ating Panginoong Jesus to. Sa ating Panginoong Jesus Kristo. Sabi doon, we are called to be Christ-like. Yung po talaga yung highest calling. Amen. Hallelujah. That means that we are trying to imitate Christ as much and beyond what we can. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, magpaka-Kristo ka, kapatid. Amen. Hallelujah. Yun yung madalas ko narinig kay Ninong Boyce, eh. Yung wag ka nang umimik. Amen? Mahirap kayang wag umimik. Amen? Lalo na kung may nakatutok sa yung Armalite, no?
Amen? Mahirap di umimik. Amen? We are called to be Christ-like. That means that we are trying to imitate Christ as much and beyond what we can. Amen? Sabi doon sa Colossians 1:10, so as to walk in the manner worthy to the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good works and increasing in God's knowledge. Amen? Ito pala yung hinihingi and nare-require na goodness. Amen? We are called to walk in the manner worthy to the Lord. Amen? This goes back to being Christ-like. When you give your life to Christ, there is a lot expected of you. And there are high expectations. Amen? Kapatid, amen, may high expectations about isa sa atin. Because we must be in conformity to the image of the Lord Jesus Christ. A Christian ought to walk in like Jesus walk. Amen? Sabi doon, what is the great desire in your heart? Is your great desire is to walk like He walk. Amen? Hallelujah. Sabi doon, do you desire to walk like He walk or do you desire to walk like everybody else? Amen? Sinong iniidolo mo? Sinong pinoportray mo, kapatid? Amen? The way you talk, the way ng pananamit, the way ng pag-iisip, amen? The way you act, amen? Do you truly want to imitate Him? Or you're just imitating Him every Sunday? The whole week of your life is all about imitating the world and the things of it. Amen? Sabi doon ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya sa chapter 16, verse 24 ng Matthew, when Jesus said to His disciples, if anyone desire to come after Me, let him deny himself and take up his cross and follow Me. Amen? Mabigat ba ito? Alam niyo ba ang ibig sabihin na ito? Sabi doon, do you have any desire and intention to follow Him? Because if you have a desire and intention to follow Him, ang nire-require sa atin ng Diyos, sabi doon, if you have a desire and intention to follow Him, to imitate Him, God requires you a self-denial and a self-sacrificial in every aspect of your life. Amen. Hallelujah. Hindi ikaw yung main priority sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Yung madalas ko nga naririnig pag nag-uusap kami ni Pastor, madalas kasi pumunta si Pastor tuwing madaling araw sa bahay. Na minsan na tatanong niya, Lord, kung ito yung makakabuti para sa lahat or ito yung pinapagawa mo talaga, sige, hindi naman na akin yung buhay na to. Yun yung madalas ko naririnig kay Pastor. Sabi doon, imitating Him means giving up every selfishness, self-centered desire in your heart and to ultimately desire in your heart is to walk like He walk. Hindi na yung desire mo yung nangingibabaw. Or should we say, nawala ka ng ibang desire, kundi ibigay na lang yung buhay mo. Amen? Ipagamit yung buhay mo sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni King David sa Psalms 27, verse 4, one thing I have desire of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Amen? Hallelujah. Dito na po ako magtatapos. Sabi doon, the evidence of your goodness is that has added to your faith is that you are doing good things out of a good heart and separation from evil works and imitating Christ and walking as He walked. Amen. God has true intention for you to grow as a believer. But the evidence that you truly a believer is that you have a desire and intention for spiritual maturity. And the evidence that you are maturing is that you are being used by the Father and prepared for every good works. Amen. Dito na po tayo magtatapos. Amen. 2 Timothy
chapter 2 verse 21. Sabi niya doon, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, sabi doon, he will be vessel for honor, sanctified and useful to the master, prepared for every good works. Amen. Hallelujah. Yung paggamit sa atin ng Diyos is nakadepende rin how we strive in maturity, in holiness, in separation from evil, in doing good works, and as you walking with Christ. Amen. Hallelujah. Minsan pa po tayo po tumayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy kapatid sa umagang ito, I want you to reflect sa mga salita ng ating Diyos na is this a reality in your life? At kung hindi man, amen, hallelujah, we ask for God to add these things in our lives. Kung wala kang nagiging desire na amen, hallelujah, na lumakad katulad ng paglakad niya, if wala ka pang desire na to separate yourself from the world, amen, hallelujah, hingin natin ito sa Diyos. Amen, hallelujah. Minsan po, hallelujah. Amen. Amen. Maraming kaparaanan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. Pwede natin awitin yung God will make a way ulit, bro. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. See, he will make a way for me. He will be my God, who may closer to his side. For each new day, he will make a way. He will make a way. Go away, the seems to be no way. In ways he cannot see, he will make a way for me. He will be my God, pull me closer to his side. Jesus. Heavenly Father, Lord, we thank you, we praise you, O God, for your goodness, O God. And Lord, we ask for your power, O God, for your spirit, O God, that this goodness, O God, manifest in our lives, Ama. Kapatid, kung ikaw man ay nag-i-struggle ngayon, Lord, hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay nag-i-struggle sa mga bagay na ito, let it be a reminder to you. Hallelujah. Sabi nga sa awitin, God can make a way. Kung hindi man ito realidad pa sa buhay mo, you can desire it, you can beg for God for it. Amen. Hallelujah. Ama, minsan pa, Panginoon Lord God, alam mo ang aming kalalagayan, Panginoon Lord God. Alam mo ang kalalagayan ng puso ng bawat isa na narito, Ama. Dalangin ko ang patuloy mong pagsama, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Lord God. And Lord, I pray, O God, that these words, O God, of yours, patuloy, Lord, magmanifest sa aming mga buhay, Lord Jesus. Lord, yung mga portion ng aming buhay na dapat maisayos pa, Ama, Lord God, you are the one who can make a way of it, O God. Ama, wala kaming kakayanan, Ama, Lord God, but you are more than enough, Father. Ama, dalangin ko sa buhay ng bawat isa na narito, Ama, huwag mo lampasan, Panginoon, Lord God. Amen. Ang buhay, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na narito. We have our battles, O God. Amen. Hallelujah. Na patuloy, Lord, na nilalakaran. And Lord, we believe, O God, sinabi nga sa iyong salita that we are more than our conquerors. Hallelujah, Lord. Lord, we claim ng katagumpayan, Panginoon, ng buhay ng bawat isa na narito, Ama. Patuloy, Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God,
Continue to form us in your likeness, Father. Hallelujah. Lord, we are tired, O God, sa mundong ito, O God. Lord, let continue your mighty hands form us, Father. Amen. Like a potter, Lord, Panginoon, Lord Jesus, patuloy, Lord, imold mo kami, Lord God. Amen. Mayroon kaming great desire and intention, O God, to be in your likeness, Father. Na patuloy, Lord, dalangin ko, Lord God, na patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa na narito. Kung may struggle man, finances, O God, you are a great provider. Hallelujah. Kung meron mang pagkakagulo, Lord Jesus, ikaw ay kapayapaan, Panginoon, Lord God, na patuloy maghari. Lord, kung meron mang pagtatalo-talo, meron mang problema sa pamilya, Lord, let your love, O God, patuloy, Lord, maghari, Panginoon. Pag-ibig, Panginoon, ang bumuhos. Patuloy, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, Lord God, surely, Father, your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, Father. Amen. Hallelujah. We declare blessing, we declare fruitfulness, Father, we declare goodness, Panginoon, sa buhay ng bawat isama. Ama, patuloy, Lord, maraming salamat, tunay kang dakila. Hallelujah. You are awesome, you are magnificent, Father. Ama, marami pong salamat, patuloy, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong spirito, Panginoon, Lord, na patuloy, Lord, kumikilos sa buhay ng bawat isa. Lord, ganda sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, na nasa kanilang mga tahanan, Lord, ang may mga karamdaman, Lord, we declare for healing right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Patuloy, Lord, abutin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, Ama. Hallelujah. Nothing is impossible to you, Father. Ama, maraming salamat. Lord, we utter blessing and prayers, O God, for those who are sick, those sa mga naguguluhan, Lord God, those who are battle, struggle in life, O God. May mga nasirang pamilya man, O God. Patuloy, Lord, ikaw ang nagre-restore na ito, Ama. Yung relasyon, Lord God, sa buhay ng bawat mag-asawa na narito, Ama, Lord, I pray and I declare that your love continue to bind them, O Father. Hallelujah. Ganyan din sa mga estudyante, Lord, patuloy, Lord, ano man yung struggle nila sa pag-aaral ngayon, Lord God, ikaw ang patuloy, Lord, mag-comfort sa kanila. Lord, patuloy, bigyan mo sila ng kapayapaan, Ama. Ama, marami pong salamat. Hallelujah. To you, the highest praise, the glory, the honor, and power, O God. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Minsan pa po, taas po natin ang ating mga kamay. Amen. Hallelujah. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na atin at tagapagligtas, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurian, ang karangalan, kalwalatian at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sa ating mga kapurian na nakapag-alimanag sa atin ng Diyos, lumayo po tayo sa mga suwag. Hindi po tayo lalapit sa mga suwag. Kung bagay, hindi tayo po lumayo. Hindi po angkot sa mga maling palataya. So, layuan mo ako. Ano po? Hindi yun angkot. Ang angkot po ay tayo po yung pinalalayo. Amin po ba? Sabi nga po ng 3 John 1:10, itong mga masasamang taong ito, huwag niyong patutuloyin sa bahay niyo. Kasi mahahawa kayo. Ano po? So please, patuloy po ang ipinakikiusap ng Banal na Kasulatan na tayong lahat ay lumayo sa masasama, gumagawa ng masama, at wag na wag po natin itong pag-isipang subukan ko kaya. No need na subukan, kasi nasubukan mo na yan.
hindi ka nagtagumpay dyan. Amin po ba? At ito po ay isang napaka paalala sa ating masidhi. Huwag niyong patutuluyin sa bahay ang mga taong ito na gumagawa ng masama. Lalo kung inyong mga asawa ay nasa ibang bansa. Paalala lang po, ha? Huwag po. Ang pag-ibig ay laging tapat, malayo man o malapit. Amin po ba? So, huwag niyo pong gagawin yun. Hindi papasukin sila. At yung mga tukso, huwag na kayo pong lumapit sa tukso. Tayo na po ang lalayo. Amen? Ang mga bagay pong ito ay nandyan lang sa paligid, araw-araw, gabi-gabi. Kaya, isa pong paalala sa ating lahat, ang mensahe po ay napakaliwanag. Go away from sin day and night. Layuan mo ito. Hindi ito makabubuti sa ating paglalakad bilang. Po yan, mga nasa paaralan, nandiyan lang po ang mga tukso. Even in the house. So, dyan po ay nasa bahay tayo, papagliwanagin po natin. Ito. Amen po. Napakaliwanag po ng mensahe ngayong umaga. Dahil yun ay pinagdaanan mo na, timbangin mong mabuti. Nasa iyo ang pagpapasya. Subalit, ang kabutihan ay naguudyok sa atin para gawin ang mabuti. At yan po ay mula sa Panginoon. Para makagawa ka ng mabuti, ang ating Ama rin ang naguudyok nito para gawin mo ito. Ikaw ay sa Kanya. Tandaan mo to. Ikaw mula sa araw na ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya hindi ka para sa mundo, kundi ka. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Tayo po ay tangin po. Napakalaga naman ng mga paalalang ito. Amin po. Paalalahanan sa isa. May pinapakanta po si Brother Paulo kanina na ano bang kanta yung gusto mo? One desire. Akala ko yung my heart desire is to please your, to bless your holy name. O, alin man yun, pinakanta ba kanina yun? So, hindi. So, alam niyo po ba yung kantang One Desire? Okay. So, sino po nakakaalam ng awiting ito? Awitin po natin na mula sa ating mga puso. At mula po ngayon, ang desire na ng puso natin is to exalt the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, and to stay always in the presence of God. Amen. Sige po, sing it prayerfully and open your heart, open your mind, whatever it is, yung mga bagay po na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, time na po ito para iwaksin natin yon. At i-desire po natin mula sa ating puso ang lahat ng bagay na mabuti. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hindi po huli ang magtalagang muli ng buong-buong buhay at mga pag-iisip. Habang tayo po ay buhay, habang tayo po ay may kakayanang gawin ang kagustuhan ng ating Ama, ang pagbabago, paglago at pagpapatibay ay nang laging andyan. Handang palagi ang Panginoon palakasin ka. Tandaan mo ito, kapatid. Just one desire. Lord, starting from now, my desire is to do good always in my life. Amen. Yung iba sa aking kapatid, gusto ko maging halimbawa ako sa kanya. Gusto ko, Panginoon, na ang iyong pangalan ay masabi kong palagi. Ang iyong pagliligtas, Panginoong Jesus, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Ama, ang desire ng puso ko ay palaging maranasan yung paghipo mo sa akin. Yes, Lord. Amen, amen. Sa iyong kinalalagyan ngayon, gawin mo yung isang bagay na nalulugod si Ama. Right now. Amen. Hallelujah. Yes. And now,
This is the time to ask forgiveness. Kung mayroong mga bagay pang na-involve ka, ito yung panahon para maging karapat-dapat ka sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin namang banal ngayong umaga. Napakabuti mo sapagkat ang dakilang mensahe o Diyos ay napakaliwanag sa atin. Ang gawin ng mabuti, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang napakabuting Diyos, wala nang iba. Kaya naman, Panginoon, yaman kami ay pag-aari mo. Ang gawang mabuti ay magiging buhay na namin ito. Ama, sa aking mga kapatid na nagkaroon lamang o Diyos ng mga pagkukulang, handyan ka kung bakit merong mensahero kang pinapadala upang ipaalala yun at kalimutan na namin ang mga mali at ipagpatuloy ang tama at mabuti. Ngayong umaga, Panginoon, sino man sa aking mga kapatid ang naka-realize o nagkaroon ng involvement sa mga bagay na masama, sa iyong habag, dumudulog kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo ang iyong bayan. Nagpapakumbaba kami ngayong umaga, Panginoon. Narito po ang aming puso, O Diyos. Ikaw ang gumawa nito, pusong malambot at pusong handang tumanggap na magpagtutuwid. Babae at lalaki ngayong umaga, Panginoon, katagpuin ang iyong Espiritu. Ang salita mong matalas ay tunay na kami, Panginoon, ay tinatapyas yung mga bagay na mali upang ang mabuti ay manatili na lamang. Patawarin mo ang iyong bayan, ang iyong mga anak ngayong umaga at kiniklaim namin by faith loving Father in the name of Jesus na kami ay forgiven. Oh, hallelujah! Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At sa araw na ito, nagtatalaga kami ng aming buhay sa iyo, Panginoon, na patuloy ka nang maghari sa buhay namin, sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming puso, sa lahat ng aming hakbangin, Panginoon. Laging ilalagay namin sa aming isipan, parangalan kang palagi at desire ng aming puso na ikaw lamang ang aming paglilingkuran habang kami nabubuhay. Ama, salamat po ng marami sa ilyuhan ng iyong Espiritu ang mensaheng ito na ang paggawa ng mabuti ay galing sa iyo lamang, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pagkakataon at lakas ng loob para gawin ito. Kailang Diyos, maraming salamat. Pinagpala mo na ang tagapangaral ngayong umaga at pagpapalain pa sa dako paroon at patuloy mo siyang gagamitin for your glory alone. Father, thank you so much, God. Hallelujah. Panginoon, kung meron pa kaming nakalimutan ngayong umaga, mga hanap buhay na kailangan po makaranas ng pagpapala, O Diyos, in the name of Jesus, patuloy mong ibuhos ang pagpapala sa mga taong ito, sa mga naghihirap at kulang, mapupunan mo sila sapagkat ikaw ang great provider ng iyong mga anak. And most of all, loving Father, sa nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, you are the great healer, dakilang Diyos. Sa umagang ito, sino man ang nakakaranas, kailangan ang kagalingan mula sa Panginoon, ang sabi ni Jesus, magaling ka na at pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Be healed in Jesus' name. Lord, salamat. Kine-claim namin, Panginoon, na ikaw ang Jehovah Shammah. Laging nasa amin. Laging sumasama sa amin. Pag-alis namin sa bulwagang ito, magalak na magalak ang iyong mga anak sapagkat pinatawad mo sa mga pagkukulang, pinaging dapat mo sa mga gawang mabuti at idideklara namin ang iyong kabutihan sa lahat ng oras sa aming buhay. Purihin ka, purihin ka. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos ang sa langit, ang biyayang sumasagana sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ang patuloy na sa atin ngayon at magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat po. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Spiritual and one of the roots of that will give us that growth is goodness. So, wag po nating i-miss to, no? Meron po tayong tatlong kapamaraanan para masubaybayan natin tong series na to. Dalawang service po, first and second, at may third service po. That is via online. Yes, ipinopost po, meron po tayong online. So, wag po nating i-miss to. Because this will be a good foundation for us to grow spiritually. So, napakaganda po na mensahe ngayong umaga. Baunin po natin. Sapagkat, ang transformation po, ang pagbabago, ang pagunlad,
hindi sa pamamagitan ng ating napapakinggan. Bagkus sa paglalagay ng napakinggan natin sa ating mga gawa. Transformation comes through the application of what we heard. So, baunin po natin to. Napaka yaman po ng ating napakinggan ngayong umaga. And sa mga succeeding weeks po, we will continue to dig deeper into the ways on how we are going to be a full-grown Christian. A full-grown picture of what Christ wants us to become. So, maraming pong salamat. Have a blessed Sunday, everyone. Huwag po natin itong imimiss. Ako po'y excited na mapakinggan natin lahat ito kasi sapagkat ito po'y talagang habang ninanamnam ko po yung passage na yon sa aklat ng pangalawang Pedro, talagang grabe yung pinapahayag ng Panginoon para ano ba yung responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Sa Lord po ang papuri. Maraming po salamat. Hallelujah. Tayo po itumayo. Ilapat po natin ating kamay. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ibinahagi sa amin upang maging pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, patuloy, Panginoon, kami ay nagpupuri sa inyo. Na this is a good measure, Panginoon, na we have a goodness, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Kasi ito yung pinapagawa mo, tumusod kami, Panginoon, para, Panginoon, purihin ka at sambahin sa pamamagitan nito, Panginoon. Salamat, Ama, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, ang kaperang ito, Panginoon, gamitin ito, Panginoon, sa tama, Panginoon, at ikalalago ng inyong kingdom, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na itinataas, Panginoon, yung mga tao na nagbigay, patuloy mo po silang bigyan pa, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, upang masustain, Panginoon, yung mga pangangailangan ng bahay, sambahan, Panginoon. And also, God, sa mga hindi nagbigay, Panginoon, I pray, Panginoon, na magkaroon sila, Panginoon, ng trabaho. Kung wala sila mapagkakitaan, Panginoon, I pray, Panginoon, na bigyan mo po sila upang sa susunod, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, kung paano ito magbigay, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang inyong turo, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat na mapurihin ka at sambahin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah.